Good morning, everyone. Good morning. Check. Yeah. All right. Palakpakan niyo muna yung mga katabi ninyo. All right. Yung katabi ninyo, bigyan niyo ng marakas na high five. High five. Yeah. Thank you. You may be seated. Makapagulong mo tayo. Good morning. You may be seated. Thank you. My name is John. Ako po ay 14 na taon na sa A-Global. 14 years. 2008 ako nag-join. At nung nag-join po ako, mas marami namin na konti lang dito yung mga tao. At ang naimbita sa akin, dati kong church member. Full-time pastor po ako noong araw. Kaya ang unang lesson, huwag kang mamimili ng mga re-recruiting mo. Tama. Yung nag-recruit sa akin, young people ko, young people's member sa fellowship. No? Umaman sa network marketing, binalikan ako. Sabi niya, pastor, sama ka. Ino po ako dito. Then the rest is history. Galing, no? At nakakasarap kasi ginawa ko ng part-time ng 4 years pagkatapos on my 5th year, full-time ko na. Noong 2012, nag-join ako sa training team. Inimbita ako ni Doc Ed, Sir John, Sir Francis to join yung training team namin kasi kumalat kami sa Pilipinas, Apari hanggang Cotabato, Southeast Asia, Middle East. So, gaya namin ng biyahe. Hanggang nagbukas noong 2012 sa Nigeria. Nang pagbukas ng 2012 Nigeria, 12, 13, pag 14, may mga na-recruit na sa Uganda. So by 2015, pinadala ko ni Doc Ed sa Uganda to lead a training team para simulan namin gawin yung pag-training sa mga bagong sali. Kung kayo ay bagong sali, eh maganda ito kasi ang iisipin palagi, how big is this company? Ang hirap sumali pag nagsisimula pa lang ang kumpanya. Kasi alam mo at saka alam ko, hindi mo alam yung bukas. Pero kung meron kang 16 years na kumpanya na sumabog ka sa buong Middle East, South Asia, lalo ngayon sa Africa, nandoon ang ating mga vice presidents kasi nag-e-events. No? Pinatapos na namin yung pandemya, nag-e-events kami. At nung magsimula kami sa Uganda ng 2015, nandoon ako ng 15, 16, 17, 18, 2019 ako umuwi. Na 6 months ako doon, uwi dito, kanya. At binuksan namin ng Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, nung nasa Manila na ako, Zambia, at Johannesburg, South Africa. Alam niyo po, ang mga networkers sa Africa, panis ang mga Pilipino. Yung tinrabaho ng Pilipino ng 10 years, tinatrabaho doon ng 5 taon. Bakit po? Unang-una, mas mahirap ang Africa kaysa sa atin. Pangalawa, 1 bilyong tao sila na magkakatabi. Sasakay ka lang ng bus, taxi, kotse, bisikleta. Kahit mag-skateboard ka, patawid ng ibang bansa, pwede. Dito pupunta ka lang Cebu, ang mahal na. Doon po, from Rwanda, tatawid ka ng Uganda, border lang. From south to north, east to west, all border. Na border na ka. Kaya ang daling mag-network. Pangatlo, mas mahirap ang Africans kaysa Pilipino. Ang tingin nila sa Pilipinas, Amerika. No? So yung pinuntahan ko, hindi Australia, hindi Canada. Mas mahirap sa Pilipinas. Yung Uganda po, ang piso mo, 70 Ugandan shilling. So napakahirap. Pero bakit na galing sa Uganda ang pinakamagaling na network nila sa buong Africa? Bakit? Ang lalim ng hugot niya. Mahirap ang pinanggalingan niya. Ito po, isang grupo lang niya ito. Ha? Nagtitraining kami doon 4 times a year. Sa grupo lang niya. Over 100 new members every quarter. Eh, 4 na beses yan. So, meron siyang over 500 trained individuals every year. Kaya si Ilas Uusi nasa Zambia ngayon. Sasalubungin niya ang ating mga VP, RNMP, na paalis kayo mapuntang Zambia, pati si Christian Enrile.
At magugulat kayo, si Ilias Mowusi, ang kauna-unang African. 7 taon pa lang niya ginagawa ito. Kauna-unang African na nakaabot ng Ruby Global Ambassador. Ayan ha, sa hindi po mga nalulungod dyan, kung kayo'y bagong sali, ito ang magandang training na dadaluhan ninyo. Una, syempre yung NECO. Napakalaga niya kasi ginibigyan kayo ng malawakang pananaw. Paano ba ginagawa ang negosyo? Ano ma-anticipate mo? Paano ka mag-isip? Paano ka magsalita? Paano schedule mo? Ito naman, pag-uusapan natin yung why. Why network marketing? And why in global? Why empowered consumers? And why Orbis Victus? Dahil number one po tayo sa buong Pilipinas. Yan! Alright? So, tandaan po ang Empowered Consumer Achievement Platform, gusto namin ma-achieve din nyo ang mga bagay-bagay sa inyong buhay. Balikan po lang si Ilias Mowusi. 24 years old siya nung sumali. 24. No? Plus 7 years. Yan ang edad na ngayon. No? 25, 6, 7, 8, 9, 31, 32 na siya ngayon. Si Ilias Mowusi po, kumikita not less than 5 billion pesos buwan-buwan. Bakit? 18 bansa ang net worth niya. Lampas lahat yung milyong tao sa 7 taon. Ganun kahalimaw po. Ha? Kasi hindi ng Pilipinas ang market mo pag sumali ka sa atin. Ang market mo buong mundo. Hindi pareho ng iba kumpanya na makaalok sa'yo. Dika, mag-networking tayo. Ang ganda ng produkto natin. Ayos naman yon. Ang tanong ko kasunod, gaano kayo malaki? Yan. Kasi tandaan nyo, pag malaki yung kumpanya na samahan mo, garantisado yung market mo. Pag maliit na kumpanya sinalihan mo, mangangapa ka pa dahil ikaw magbubuhas ng market. Ito nakabukas na. Ano ba gusto nyo? Nakabukas o magbubukas pa lang? Nakabukas pa. Nakabukas na. So may platform na. Meron ka ng leeway. Meron ka ng market na hindi na ikaw magbubukas ng pansarili mo. Ang pinag-uusapan dito, magaling ba yung kumpanya? Yan. At kung magaling yung kumpanya, gaano kaganda naman yung industriya. No? At napakahalaga dito, ang kahalagahan itong ating training. At sana po yung magliwanag sa inyong isipan ang kagandahan ng negosyo kung sinamahan ninyo sa ating kumpanya. Sana huwag maging kulay dilaw, pareho ng sarili natin ang inyong isipan. Parang turmeric ang kulay nito. Ha? Alam nyo, masaya-masaya ako kasi 2015, yung mga lalaki, babae, mga bata ang titrain namin sa Uganda, Kenya, Tanzania, ngayon po, multi-millionaires. Ha? Ngayon, hindi na po ordinaryo yung Toyota ngayon ang maneho. Mga naka-Mercedes-Benz sa Uganda, eh, no? Ha? Si Ilias Mowusi, nagpatayo ng building 2017 pa lang, binili niya yung lupa. 18 sinimulan na. 20-door apartment, 4-story building, sa siyudad ng Kampala. Napakamahal nung fully furnished apartment na yun. 20-door apartment, fully furnished. Anong mupahan sa kanya? Mga Briton, Australian, Americano, French. Ang bayad sa kanya, US dollars. Kahit pag sa mag-network, yun na lang building niya. Nakinita niya sa pag-network sa ating kumpanya. Buhay na po yung mama. Kala niyo tumigil? Hindi po. Sabi niya, nagsisimula ko lang ako. 3 taon na lang eh. Ang kanyang 7 accounts, kung naunawa niyo yung sinasabi ko, I'm sure wala nakakaunawa dito. Yung 7 accounts niya, 15 accounts niya eh. Yung kabila lang na 7 accounts, nagpa-plus out bago man ang halian araw-araw. Alam niyo, sinabi ko yan sa sinyo, palakahan mo ba? Sinabi niya sa Dumaguete, isigawan pa, tsaka pa. Sinabi ko po yan sa head office, sa head office. 7 floor, sabi ko, si Ilias Mowusi, 7 accounts, pa-plus out. Hindi, alam ko, nasak kayo, no? Kaya sinasabi ko, kahit huwag na mag-network ang Pilipinas, Africa, kikita pa rin ang kumpanya. Bakit? Mga kalimaw tao doon. Ang Pilipino, ang daming arte. Nagsusumar, wala mong pera. Pero, nasa medyo ba naman masya mo? Gumagawa, wala mong pera. Ang Africans cannot do that. They cannot simply afford to lose a day na walang matching, na walang nabenta, na walang direct referral bonus. Kakalaga sa kanila na bago matapos sa maghapon, may iuwi sa bahay ng pagkain. Kinakailangan may pera. Kaya tayo sa buong sa Africa, tayo lang ang kumpanya na daily ang payout. Hindi ko sinasabi, walang ibang magandang kumpanya. Ang daming magandang kumpanya. Bago pa tayo dumating ng Africa, over 10 years na, ang daming magagandang kumpanya.
Americans, Malaysian, Chinese, ang dami. Then bakit yung pumasok ang in global doon, ba tayo sumabog? Tayo lang ang nagsimula sa binary. Di ba? Ha? Pangalawa, tayo lang ang daily payout. Doon kasi, tatrabaho yung African, October 1 hanggang October 15. Sa 16 pa siya kukubra. Yung iba naman, buwanan 30 days bago kung makakuha ng komisyon. Eh, namatay niya sa gutom ka African. Sa in global hindi. Ang banat, trabaho ka ngayon, bukas yung cash flow. Bili mo na ulam. Ilang ang tinaalaw ka ito. Kaya ang training ko napakahalaga, ito ang backbone na pag-build ng iyong network. Kasi po, ang rule dito, para kang may axe, no? Ang axe hindi lang pinambabatan sa puno para mabuhay yung puno. Hindi, hinahasa din ito. Ha? Walang katapusan ng training. Pag ang isang tao tumigil ang pag-i-training, nagpupurol yan. Kahit si Joseph Lim, as we speak, tapos sa buong mundo natin, Joseph Lim, natutunan niya sa tayo sa nag-i-training. Kung hindi siya nakikinig na sa training, nagtuturo naman siya for training. Walang katapusan ng cycle ng training. Tandaan niyo, ang ganda dito kasi pag ang kumpanya malalim sa training, ang laki ng pag-asa mong kumita. Pag ang isang kumpanya, konti ang training na inaalok, maniwala ka, matatagalan ang pagkita mo. Bakit yung aming material, dinala namin sa Africa, bakit sumabog ng doble kasi sa Pilipinas? Ulitin ko, kanya-kanyang hugot kasi yan. Pag mas malalim ang hugot mo, mas madali kang kikita. Hindi na naman sa networking, sa buhay. Tama mo ba? Yes! Kahit may tindero ng sili, kumikita eh. Kasi walang humpay na pagkikita ng sili. Araw-araw, sili ng sili lang. Di ba? Kaya kumikita. Pag palipat-lipat ka, sili, puto, t-shirt, travel shoes, mahihirapan mo kumita. Are you following? Yes! So makikita niyo po ito, ang labanan ng training ay pagkahalaga. Bakit? Kasi gano'ng kalaki mo gusto magpalaki ng building, ang pundasyon mo, dapat malalim din. Dahil ang foundation mo, yun ang mag-build ng confidence mo. Pag hindi malalim ang pundasyon mo, walang kumpiyansa na mapasok sa'yo. Building your foundation means enabling yourself to be trained. Kasi ang training allows you to have a good learning and listening attitude. Sabihin mo nga, attitude. Attitude. Ito ang attitude, ang hirap ituro nito. Ang hirap po, kasi bawat isang tao, iba-iba ng pinagdadaanan ng buhay. Iba-iba. No? Pero yung attitude po, tandaan ninyo, whether you want to learn it or not, you'll have to learn it along the way. Ha? Pag hindi mo tatanggapin yung turo sa'yo ngayon, along the way, may experience mo yan, sasabihin mo, dapat sinunod ko yung naituro sa akin. Kasi you'll suffer regret. Ibig sabihin, ano ba gusto mo? May matutunan ngayon o matutunan sa labas? Pag dito mo natutunan, safe ka. Pero pag sa labas mo natutunan, masasaktan ka. Ha? Either way, dadaan mo ang lesson ng buhay. Basta mahalaga, makinig ka. Right? Napakahalaga po ng attitude. Kasi ang attitude daw, mas importante sa skills. Ha? Importante sa edukasyon. At dapat aralin mo ang negosyo. No? As soon as possible. Kasi ang attitude po, ulitin ko, ang salat, marinig, yung kausap mo, ang sinasabi, ngayon ko lang narinig yan. Ganun pala yan. Yan. Ibig sabihin natututok. Iba-iba sa taong nagsasabi, ayaw ko mati ng training. Saka na. No? Kung ano man dahilan niya, kung wala siya dito, that's his call. Hindi ko problema yan. Ang mahalaga lang, babantayan mo ang sarili mo na alamin as soon as possible ang ating negosyo. No? Good learning is attitude. Never stop learning because life never stops teaching. So dalawahan niyo po ang mga trainings na yan. Napaka-importante po niyan. Mga special trainings na yung mga upline. Ngayon po, wala na nakamali, minumonitor ko yung Facebook ko. May anim na malalaking grupo ngayon, nagkalat sa buong Pilipinas, may kanya-kanyang group training. Dati, kami lang nag-train eh. Ngayon po, iba't ibang malalaking teams. Meron sa Bohol ngayon. Meron sa Tanay, si Joseph. Meron sa Norte, Gerardel Galaban. Meron sa Mindanao, kay Ibangbang. Nagmumonitor namin lahat eh. Ang sarap tignan na si Jason Hatiko, may grupo ngayon. Nagtitraining din, overnight. Ang sarap kasi lahat po yan, dinidevelop yung skills mo. Dinidevelop yung pagkatao mo. No? At ang kahalagahan po niyan,
ikaw ang makikinabang in the end. Tandaan nyo, sa simula mahirap. No? Pero as you go along, dumadali. Tama ba yan? Yes. Lahat naman ang bagay sa buhay, mahirap sa simula. Tama. Kaya mahirap kasi hindi mo alam paano gawin. Yes. Ngayon, pag nag-training ka, natututunan mo how to do it. At pag natutunan mo ng gawin, tumatawa ka na. Sample. Katsap ko talaga dumagin din kanina, nagpa-picture siya eh. May 3 accounts. No? Sabi ko, Day, sarap ng niti mo ha. Bukod 3 pago yan ha. Sabi niya, Coach, paano mo nahulaan? Actually, 4. Wow! Ibig sabihin, 4 na 1-8 yun. Wow. So, 3 times 4 na 1-8. Galing, no? Yun ang kilita niya sa araw. Araw lang. Bakit po? Kasi nga, nagpaturo eh. Paano ginagawa yan? Ang sarap po pag narinig mo yung mga ganyang mga tao. Company events like what's happening in Nigeria. Yung katatapos lang sa Inares. Yung katatapos lang ng Obis Victus. Lahat yung dadaluhan mo. Bakit? It creates something in you. No? Sa atin, sa team. Kapag may mga events tayong dinadaluhan. Okay? Sabi ng libro ng E. Harv Eker, iwasan mo daw yung I know that already attitude. Yung alam ko na yan. Huwag daw. Kasi dyan ko mapapahamak. May dalawang mindsets po. Yung pangmayaman, pangmahirap. Sino gusto nyo maman? Nasa naman eh. Unang pagyaman, huwag sa pera ha. Ang unang pagyaman, nandito. Tama. Ha, kanina kausap ko yung mami ni John Aspirin. Nakita kami after how many years? Si Mami Zelda. Si Mami Zelda, 77, 78 years old. Pero mukhang 50 lang. Ang bakal yung tingnan. Tumuntua ko, ako 57 eh. No, sabi ko, Mami, mo mas bata ka sa akin. Nakakatawa ka, sabi niya. Ang sikreto, Coach, attitude. Yan. Ang sikreto mo, attitude. Ha? Lalabanan mo yung COVID, lalabanan mo yung negativism. Ang tawag dyan, mayaman na mindset. Yes. Dalawa lang meron na pwede mong piliin everyday. Positive or negative. Poor or rich mindset. Godly or ungodly. Napakasimple. No? Kaya dito sabi yun, ang poor people mindset believes that life happens to me. Ito hindi. I create my life. Huwag kayo papayag na victim kayo palagi. Kasi pinanganak ako sa mahirap na pamilya. Hindi totoo yan. No? Ang dami ko kaya lang galing sa mahirap na pamilya, including myself, umahon, dumanda buhay. Kung nangyari sa kanila, makayari din sa'yo. Yes! O, dyan pala, meron ka ng rich mindset. Ano pa? Yung poor people want to be rich. Ito, committed to be rich. Diba? Ito yung mga... Sino gusto nyo maman? Asa kamay natin, ang bilis. Pero sino gusto mahirapan muna bago yung maman? Maraming ayaw. Diba? Tandaan nyo, mahihirapan tayo sa simula. Pakisabi sa katabi mo, mahihirapan tayo. Sabihin ko ha, dagdagan mo, sabihin mo, sa simula lang. Pag-aayawan mo po yung hirap sa simula, forget it. Ha? Eh sa Uganda po, sanay na sila sa hirap. Wala nang hihirap pa sa kalalagayan nila. So yung sinasabi ko, mare-reject kayo. Yung mga Uganda, sumatawa. Matagal na akong mare-reject eh. Sa Pilipino, hindi. Eh baka magmakalo ako, ayaw sumali na. Takot mare-reject. Sa Uganda, ang kakapalan ng barat nila. Kahit Ebola, hindi sila tinatalaba. May COVID sa Pilipinas, after yan, itatawanan pa. Lahat po yan, ang ganda, no? Think small, think big. Nakapokus sa obstacle, nakapokus sa oportunidad. Resent rich and successful people. Admire other rich and successful people. Ang poor mindset yan ito. Pag nakakita yung kapibahay, bumuli ng bagong TV, sasabihin, utang yan. Nagmaneho ng bagong auto, di kanya yan. Dapat, pag binakita na yung pinagpala, sasabihin mo, bagay sa kanya. Ang gwapo niya. Ganda ng kotse mo, neighbor. Congrats. Dapat ganun. Ha? Dapat dahil mo sinasabi, paano kaya yumaman yun? Galing. Nakakatuwa kung bakit. Dati mahirap ka yumaman. Dapat ganun ka. Bakit? Yayaman ka din. Yes! Ha? Pag inginero ka, mapanira ka. Ha? Hindi ka natutuwa sa success ng iba. Ay, kalimutan mo na yung pagyaman sa buhay mo. Dito pala, mahirap ka na eh. Sa presa bulsa pa. Yan, ha? Tandaan mo,
yung poor people mindset, smaller than their problem, are smaller than their problems. Ito naman, bigger than their problems. Pabalikan nyo lang. Choose to get paid based on time. Gusto yung priyado. Sa Africa, totoo po yan. Pag naglalakad ako doon, akala in-check ako. Paglalakad ko sa Cali, kasi kukunti lang puti eh. Kagad lang, dudumukin ka ng mga tao. Sabihin sa'yo, give me job. Ni hao, ma'am. Ay, no, I'm Chinese. I'm Filipino. Yeah, give me job. I'll give you more than a job. You have 30 minutes to my seminar? Sure, attend. Alam niyo, kahit anong hirap ng Africa na kaharap ko, nagugulat ako. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Pagkatarnig nila nung direct repera, nung matching, yung readers, profit, pagkarnig pala ito sa tatlo niyo, lalo yung binary, yung matching, pagkarnig nila yun, alam mo? Tatayo, uwi. Pagbalik, may dalang pera. Ginagawa ng para. Ang Pilipino po, makipakita mo lang, 19,000 ang delivered! Oh, bullshit! Walang yakap po ako dito. Wala akong ganyan pera. Dahil na sinabi, ginagawa niya ng paraan. Bakit? Rich ang kanilang mindset. Poor ang kanilang bansa. Dahil sa hirap at sa corruption. Pero ang utak ng mga Africans, rich. Dapat tayo focus on their working income, manage their money well. Yan o. Have their money, work hard for them. Yan na, leverage na. Let fear stop them. They act in spite of fear. Think they already know, constantly learn and grow. Basta magkabaliktad lang yan. Pipasimplihin natin. Ang rich people mindset, laging happy. Bakit? Positivo siya. Kahit lahat, alas 5 na ng hapon, wala pa siya nare-record, wala pa maganda. Sinasabi niya, ayos lang yan. Hindi pa tapos ang hapon. May gabi pa. Yes. Ang galing, di ba? Yes. Pero yung poor people mindset, tanghali yan para, lang yung negosyo ito. Wala ka, rock talaga ito. Nakapag talaga ako, ako sumabi dito. Kaya ka ganyan mag-isip, poor ang mindset mo, dapat gawin mo yan, gawin mo healthy palagi. Yes. Tama mo ba? Yes. Yan. Magsisimula sa isip palagi. Ang power ng isipan mo, napakalakas. No? Yung subconscious conditioning mo, determines your thinking. Totoo yun. Kung ano yung laging iniisip, dyan tumatago ang buhay mo at katawan mo. Sample lang nga lang. Pag may humatching na sa buska o FX, may humatching. At yung hatching na yung may laman. Hatching! Kagad isipin mo, baka may COVID ito. Inisip mo. Pagkatapos, may nagsipin ka. Yan. Sumuha mo, isipin mo na isipin na magkakasalit ka. Bago ka dumating sa pupuntahan mo, mesipon ka lang. Kasi pag ang iyong puta nag-entertain ng anything negative, ano mo nangyayari? May ibang asido na tumatakbo sa katawan mo that makes your body sick. Tama ko ba? Pero pag lagi kang masaya, nakatawa ka, ang mga likido na lumalabas sa utak mo, it makes your body well. Di ba pag tumatawa tayo, tingnan mo yung mukha ng katabi mo, mukha ba tumatawa? Pag laging masaya yung mukha ng katabi mo, tumatawa ka palagi, ano nangyayari? Ang tendency mo, you feel light. You feel lighter. Ako po, kahit hirap na ako, nagtatrabaho ko sa bahay, pagod na ako, tumatawa ako. Sakit na naligod ko. Bakit? Positive mindset eh. Pag niluto mo yan ng negative, makakaramdam ka ng mas marami pang sakit. Because your thinking determines your decisions, and your decisions determine your actions. Sandaan niyo po, ang ating isip ay napaka makapangyarihan. Huwag kang papayag na bakit mag-argue sa isipan mo tungkol sa panegatibo. Simula pa lang sasabihin mo na, tulad ako po, 57 years old na ako. Ano isipin mo? Ay, matanda na ako. O ba, hindi? 57, ang dami kong experience. 57, ang dami kong kilala. 57, ang dami kong natutunan. At patuloy pang natututo. Oh, hindi ko sinasabi nung 57, baka balitay na ako. Baka magka-arthritis ako. Baka magka-galing ako. Wala po ako maintindihan sa awa ng Diyos. No? Si 57 na? No. Pagkasarap yun ba? Bakit? Kasi positive ka palagi. Lagi mo pinapatakbo yung kapangyarihan binigay ng Diyos sa isip mo, huwag kang papatalo. Yan. No?
Ano ba kahalagang training? It helps us develop 100% belief in the system. You have to know the system. Ano ba yung system natin? Simple. It begins with dreams. Ano ba say dreams? Dreams. Alam mo tayo yung pangarap? Yes! Kasi lang yung pangarap dapat may dream board kayo ha. Dapat yung pangarap ninyo yung wala sa buhay nyo ngayon. Wala sa buhay mo. Alright? So dapat ilagay mo. Huh? At ang issue siyempre, labanan ng pangarap natin lahat na nandito sa negosyo, kimita ng malaki. Sino gusto kumita ng malaki niya? Lahat naman tayo, pati ako. Pag ginagawa mo itong negosyo nito at hindi ka kumikita ng malaki, tingil mo na. No? Pero pag gusto mong kumita ng malaki, tuloy mo. No? Kasi wala naman ditong yumayaman overnight. Huwag kayo maiingit sa lalagay sa Facebook na, wow, 3 months na, naka 1 million ako. Huwag yung, kanya yun, siya yun. Huwag yung gayahin sa lili mo na, bakit ako hindi? Problema ngayon. Ha? That is more of an exception than the rule. Ang rule, mahihirapan ka sa simula. Hindi yan, hindi yan to. Sa marami. Don't get me wrong. Again, 1 million in 3 months. Well, congratulations. Turuan mo. Ha? Gusto ko matutunan yan. Pero hindi yan totoo sa 14 taong kong pag-network at pagtuturo sa mga tao. Maraming milyonaryo ngayon, malaking network, nahirapan sa 3 months. Are you listening? Yes! Huwag tayong pakauto sa Facebook. Huwag tayong pakauto. Wow! 1 million isang buwan! Hindi isang buwan yan. Ano na buwan na kinita yan? Hindi po. So, huwag ka maniwala. 1 million isang buwan! Hindi yan isang buwan! Nagagalit na doon kapag hindi totoo yung pinuporkas eh. Kasi nakakaloko na tao. Ang totoo, mahirap pero sa simula. Pero itong kumpanyang totoo, kikita ka ng million-million. Hindi ba dali? Ha? 19 po. Oh, 19 na pangalan mo? Marjorie po. Tignan mo si Marjorie, 19 na pakapalad. Sumali ako 42, late na sa marami. Late na. Kaya tumita pa ako. Kasi tinuloy-tuloy ko, si Marjorie 19. Bibigyan kita Marjorie ng 10 years. Matagal na yun. 29 lang si Marjorie. Ang bata pa niya. Magta-travel all over the world at 29 kasi kumikita ng 1 million bucks. Kaya na Marjorie, huwag kang makasaya, huwag kang, oh, wow. Sa 10 taon pinag-usapan natin. Tsagaan ito. Pukpukan ito. Araw-araw ito. Sa akin, I don't care. Kung mag-network ako ulit ngayon at 57, gagawin ko ito. Merong apply na magaling at grupo magaling katulad ninyo. Gagawin ko ito sa 10 taon. I'll be 67, and I'm retiring with 1 million buwan-buwan. Malaki pa dito. Huwag tayong pakatokso sa overnight attainment of dreams. Hindi po mangyayari yan. Basta mahalaga may dreams tayong lahat. Tama po ba? So, magsisimula sa iyo. Ikaw yan, katulang ibang magsisimula. Pangalawa, good learning and listening attitude. Pangatlo, learn. Tulad ngayon, very good. Then, magtuturo ka. Hindi mo kailangan magturo sa marami. Isa lang nagtuturo ka naman. Ha? Binari, isa sa kaliwa, turuan mo. Ito na narinig ko sa akin, ituro mo. Sa kanan mo at sa kaliwa. Magugulat ka. It will move on para maduplicate ang sarili mo. Kasi pag maturuan ka na paano mong prospect, hindi na ako mag-isa mong prospect lamang. Tatlo na tayo. Kung 10 ang kaya mong prospect in one day, magiging 30. Eh, 2 pa lang pinag-uusapan. Eh, kung maging 10 yung maturuan mo, yung 10 maging 100. O, di ba? Mas marami ngayon araw-araw ang iyong mare-recruit. Kasi nag-delegate ka na. Hindi pwede ikaw na 5%. Dapat marami kang tuturuan na marunong din mag-present. So, kung nakaturo ako ng 2, eh, 3 lang kami na 5% araw-araw. Pag marami ng 5%, maraming chances of joining. Pag wala ng 5%, walang makakarinig. So ang issue, kung may 100 na ako na partners dito, at yung 100 na turuan namin lahat ang mag-present ng maikli, maliwanag, convincing. Oh, meron akong kausap kanina lang, alam ko nanonood si Edmund Hora. Ah, pakagaling na bata. Ha? Kasama ni Bon Bahayag ng Cebu. Ay, grabe. Nagbabakasyon ng pamilya sa Bohol ngayon. Kansato lang bago ako pumunta. Ang gagaling ng mga bata, 36 years old.
Ha, nag-1 million, ama? Sabi mo yun? Kasi, sabi mo lang nito, 10 years ago, ang dami ng maling ginawa, hit and miss, disappointment, frustration, changes, pero hindi natinan. Tuloy-tuloy lang sila. Ang kanilang susi, delegation. Pwede sila magbasok kayo ng isang linggo sa Bohol, kasi yung Cagayan de Oro niya, tsaka yung Cebu nila, tumatago automatic. Ito yung pinag-uusapan natin na tutulog ako sa Pilipinas, yung left and right ko, Uganda, tsaka Nigeria. Kasi na-delegate na. Imagine mo ang mga downlines mo, taga Nigeria, tatawagan ka pa. Upline, can you present online? Hindi pa yun. Natutulog ka eh. Kailangan magpahinga. Tama mo ba? And then you can multiply. Maramdaman mo na yung sinasabi ko, multiplication. Dati, si Jose lang sa kaliwa, si Maria sa kanan. Ang multiplication, iba. Hindi Jose Maria. Ang mangyayari, si Jose pumuntang Cebu. Naging Cebu na si Jose. Si Maria pumuntang Davao. Naging Davao na yung right mo. So, nagbabanggaan sa network mo, left Cebu, right Davao, ikaw nasa pasin. Tama mo ba yan? Yes. Kaya naman pag nakikipig Ilias Musi, di ba? 7 accounts, pito, di ba? Yung ilalim nun, 8 yun eh. 8 left, right, di ba? Lahat yun, isa-isa. Uganda, bumabanga sa Kenya. Tanzania, sa Rwanda. Congo, Zambia. South Africa niya, Benin Republic. Ang ilalim pa, isipin mo, may mga bansang walang opisina tayo, may grupo siya katulad ng Democratic Republic of Congo. Nag-training sila sa Congo, 5,000 dumalo. Ibig sabihin training, miyembro na lahat yun. Saan inindo yun? Sa Uganda. Kaya nagbubukas na po ang BRC in the next few weeks. Ha? Magkakaroon ng Global Democratic Republic of Congo, dyan sa Kinshasa. Congo. Iba, ang mga tao po dyan, humahatching ng networking. Buhay na buhay ang networking do. At ang mga ng mga Congress, puro dila. Kasi mag-iingat sila. Pag sumali sila, buong tribo dala-dala nila. Ganun po. Ha? Tribal ang laban nandito at ang pera nila, US dollars. Kaya grabe sila mag-multiply. No? Tapos dyan mo matatawag yung network business mo. Sabihin nyo nga, network. Network. Alam mo lahat ng negosyo may network. Tayo naman nasa networking industry. Alright? Pero yung network na tinutukoy mo, meron ka rin yan ngayon. Tuturuan ka lang namin paano itatap, paano ililipat. Yung ginagamit nilang produkto ngayon, ililipat mo sa produkto natin. Yung panahon nila dyan sa kung anong ginagawa nila, ililipat mo sa panahon na ginagawa mo ngayon. For example, yung kumari mo ay may-ari ng sari-sari store na yun. Yun ang network niya. Barbero, kumpare mo. May network yung barbero na yun. Isip mo yung barbero, ang bilis makapapainom, makibigan mo barbero. Ang galing. Habang nagugupit siya, sinisiran niya, maikli lang. Ang ikli-ikli lang. Pag nato na sa labahan, yung aahita na niya, sasali ka ba? Laging oo. Ang lupit ng network doon, ha? Parang na ako. And then your income will come. Sino gusto nyo malaking income? Ay, mga bata, ako'y proud sa inyo, ha? Ang bunso ko anak, 24 years old, no? An athlete siya. Natutuwa ako sa inyo kasi, sa inyong murang edad, dapat naglalaro pa kayo. Pero nandito kayo sa pagninegosyo. Kaya ito ang tatandaan nyo kung nyo kalimutan. Gawin mo lang ito ng tama at buong sipag. Ang susunod na 10 years mo will be so exciting sa buong buhay mo. Ako po, nakapag-travel ako sa konting bansa pa lang. Sa pagdinegosyo ko sa Inglobal, nakaka-22 bansa pa lang. No? Na? Si Joseph, 59 eh. Naka-59 na bansa na siya. Kung nila yung pandemya, plano nila mag-asawa, puntahan ang bawat bansa every month. Gusto niyo ba yun? Yes! Napakasarap sa airport. Ewan ko ba't gusto ko sa airport. Lahat ng airport na puntahan mo, masaya ako. Kasi ibang-ibang bagay yung makikita mo. Ibang-ibang tao. Ang dahil mo makikilala. Napakasarap. At ang ganda po nito, lahat ng iyong pangarap pwede matupad sa ating kumpanya. Yay! Ano ba ang
network marketing. Ang network marketing ay system of moving products from the factory to the consumer to an organization of users, retailers, and network builders. Yan. Ito po ay referral business that allows na dumami ka, no? Para magkaroon ka ng income na kahit hindi ka na nagtatrabaho, kung patak-patak may income sa'yo, yan na yung 1-8, 1-8, 1-8, na walang katapusan. Diba? Ito po ay pagtitinda ng word of mouth approach. Tandaan nyo, may tinitinda tayo ha. Hindi pwedeng networking na walang produkto. Hindi pwede. Dapat may produkto tayo. And we have excellent product lines. Na? By the way, sa November 16, kung nagkakamali, available lang ating... Kaya mga lalaki ha, yung book ninyo, ibabangsa natin ha. Kasi kung magiging BTS daw tayo natin, pag gumamit yan sa pula, yung ang bangsa bababa. Ha? At magiging Korean na po tayong lahat. Pero kagandahan, excited ako sa produkto na. Excited ba kayo? Kaya na sabi na lagi, chuk-chuk na! So ilang chuk-chuk po ang ating ibibenta? Hindi ikaw ang bibenta. Yung network mo, kasi yung paggamit mo pa lang, benta na yun. Diba? Yung paggamit pa lang ng inyong mga kasamahan sa negosyo, benta na yun. Eh, ang dal-dal mo pa. Share ka pa ng share. Ha? Yung network mo sa Davao, puro bakla pala. O, diba? Ang gagawin mong tinda nun. Tita, ano mo, dry ang skin mo, tita. At tapos na yun. Benta yun. Ha? At nakakatawa kasi tayo yung kaibigan ng Bading, tuwan-tuwa ako sa kanila. Ang huhusay sa negosyo, ang gagaling sa PA, tandaan nyo, negosyo natin, public relationship ito. Hindi ka pwedeng suplado at suplada dito. Ha? Tignan nyo kayo mukha ng katabi nyo, mukha bang suplado at suplada? Aba, hindi pwede, dapat tayo ka nakangiti. Dapat yung mata mo lagi, happy. Ha? Kasi pag meron kang dot or iota of negativity, ramdam ng katabi mo yan. Ramdam ng kaharap mo yan. Na, yun ang kahera sa McDonald's. Yung tono pa lang ng boss mo, alam na niya. Dok, maituro na siya. Diba? Pero pag ang balat mo, dahi pila. Oy, irunggo ko sa chef. O, te, irunggo ka man. Ay, na. PR na yun. No? To, o, ito, calling card ko ha. Tawagan kita ko na ang number mo. O, prospect na yun. Eh, kung galit ka, ay, asin mo ba? Halina pa ako dito ha. Wala akong experience niya yan. Ay, sasabihin mo, ano, gusto mo mag-network? May negosyo ko. Hindi na sa'yo yun! Mag-isa kayo! Pero wala yung masaya. Laging malambot ka mag sakaw, malumanay. Aba, napakadali. Talampakan naman. So, network marketing ka nun, may sistema siya ng mababait, ng mga lalaki, babae, bakla, tomboy, maputi, maitim. Ano po? Ang sabi, nag-build sila ng network ng mga gumagamit, nag-share at nagtitinda ng mga produkto. Okay? So, kinukuha doon ang mga puntos, yun ang magiging income mo. For example, meron kang 1,000 Ilocano sa Cagayan. Nasa network mo. Araw-araw, umiinom ng Libeng Coffee. Tuwing umaga, uminom, 1,000 tao. Piso na lang sa'yo doon. Aakyat sa'yo piso, 1,000 kada umaga. Ganun ang leveraging. Product pa lang, kita ka na, e may tao pa. Na-imagine nyo ba yung sinasabi ko? Kalahating milyong Africans, miyembro, bumili ng package, nagbebenta ng produkto, gumagamit, nagsishare. Magkano pumunta doon kay Ilias Mubusi? E di milyon. Talampakan naman. Networking, dyan, scam by or scheme. Sabi ni Donald Trump, ang networking, katulad ng ibang korporasyon, isa ang structure. Kaya lang sa corporate world, yung nasa tuktok lang ang kumikita. Sa networking, hindi. Nakadisenyo po ang ating marketing plan na kahit nasa bagong-bagong sali ka pa lang, kaya mong overtaken yung nasa ibabaw. Tulad ni Ilias Mubusi. Ang upline niya, si Mike McRohon, si Richard Ragas, si Christy Laagas. Tatlo. May korpo sila. Yun ang upline ng mga Pilipino. Ang upline sa Nigeria, si Michael Adeyemi. Alright? Tapos, so, Uganda,
si Manjo, si Emma Ilias. Lahat ng uprights niya, including the Filipinos, in-overtaken niya. Mas malaki ang income niya, mas malaki ang network niya, kaysa kay Mike Macroho. Alam pong point ko, wala ditong nauna, walang nahuli. Basta nagpapagal ka, nagtsatsaga ka, ang concept mo, I need to build my own network. Then you make the money that you want. Alright? Tingnan niyo po. Ang mga models ng standard business model, government, Republican government, pare-pareho. May sa ibabaw, sa baba, may grupo, di ba? Ang networking, ganun din. Ikaw, yung mga inimbita mo, yung inimbitan, mga inimbita mo, and down the line. Kahit anong bagay sa mundo, religion, kahit anong religion yan, network yun. Network. Papa sa Roma ang upline. Mga cardinal directs. Mga archbishop third level. Mga bishop fourth level. Mga pare all over the world fifth level. The lady sixth level. Sino network yun? Tama ba? Yes. Kahit anong religion. Police. Chief of police. Upline. Pagpapa naman mga, di ba? Oh, kahit yung mga demonyo may network. Ano di ba yun sa Biblia? May hierarchy ang mga demonyo. Pati mga anghel. So ang networking mo, it's all over the universe. Hindi ka pwedeng makalusot sa network. Ang pamilya is a network. So pag nakita mo ito, legitimate ito. Kaya lang ito nagbubukang scam dahil may mga ibang tao nagagawa ng negosyo halos pareho. Pero hindi totoo. Ito yung mga nagbukas ng January, pagka-Marso, sarado. Kaya naman naiiwan sa Pilipino, ah, scam yan. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa Africa mo. Pati sa Amerika. Kaya sa Amerika, napakahigpit ng batas sa MLM. Ikinukulong talaga. Yan. No? Kaya kaganda po nito, na makita mong scheme ito. No? Sabi ni Robert Kiyosaki na napakakamal ang tatay ko, hindi kong tatay ko. The richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Dapat baguhin mo ang mentalidad mo. Ha? Tingnan niyo po, bakit network marketing? Kasi ang employment, ang pagdayo ng sarili mong negosyo, tsaka network marketing, pare-pareho may investment kang ilalabas. May nag-post sa Facebook kanina, sabi niya, ano pong negosyo ang pwede ko gawin na walang puhunan? Sabi ko, tama na yun. Wala namang ganun negosyo. May puhunan lahat. Napakagulan ko naman. No, gusto mo mag-negosyo, wala kang ilalabas. Hindi yung medyo. Ha? Pwede mo yung luha mo ka ng boxing, bawal na kamaan. Hindi mo yan, walang rule na gano'n. Ako lang susuntok ha? Hindi mo yan eh, pag-box ka naman! Sa negosyo gano'n, may investment, may overhead expense. Alam niyo yung overhead expense? Naligo kayo papunta rito, nagbihis, namasahe. Ha? Ano pa? Kumain. Alam niyo nung araw, nagko-commute ako mula Las Piñas hanggang dito. Nagbubus po. Sipin mo yun? Tapos gabi na matatapos to. May meeting after meeting. 10 o'clock ang uwi at 11. Nagbubus ako na. Sipin mo yun? Ang kagandahan later on, dahil hindi mo tinignan na gastos yung kundi investment, ano nangyari? Eh, di kumita ka na kabili ka ng kotse. Yay! Sino gusto mag-drive sa sariling kotse niya one day na sa kamay? Yan, ha? Napakasarap. Ha? Napakasarap niya. Risk. Meron bang risk? Kasi namin risk. Diyan nakakarayo ang kumita. Hindi ko. Pakinggan nyo ito. Hindi ka lang nakikita pag hindi mo ito ginawa ng tama. Tama. Yun lang. Wala na. Na? Ang dami kong kilala nito, sumali 2012. Hindi ko narinig after joining. Nagkita kami ulit 2022 na. Sabi nila, Coach, ako po yung kinausap niyo ng unang sali ko. Kailan? 2012. Hindi nakikita. Saan punta? Sa mga bundok po, nag-recruit. Sa probinsya siya, ibukin. Kumita. Wala siyang sports car, pero meron siyang hub. Siyang. Sabi mo yan yung isang hub niya.
niya, may niyakot sa Cagayan de Oro. Alam mo, ilan ang niyakot sa Cagayan de Oro? Lampas 20,000. 20,000 na individual. Siya nasa bukid. Sa Bohol. Oh, walang sports car. Pero ang yaman, ang laki ng income. Sabi ko, tinagay yung pera mo. Bumibili po ako ng mga lote. Bukid po, nagbubukid kayo. Bumili ako ng bangka, pangingista. Ha? At yan po, kinakain ng mga habbers ko. Yung mga pecha, yan ang ulam namin. At tinuturo ko sila mamuhay ng simple, pero ang laki ng income. Ngayon, nakapit ng taong gano'n na hindi mayabang. Ha? Si Ryan Digal. Ryan, God bless you. Nakapakahusay na bata. Again, 10 years. 2,000 grams sumari. Nagkita kami. Sa buwan, nagulat ako. Simple. Walang mamahalin na rin. Naka-short pa, saka chinelas. Pag nakita mo naman yung tracking center, million na naman. Pero asa bukin. Ang laki ng savings. Ang daming tinutulungan. Ang daming pinapang-aral. Kasi mapapali mo dapat yan na narating global. Sumari. Gusto niyang yumaman para mas marami pang mahirang tao matulungan. So, nag-take siya ng risk? Yes. Oh, skills, inaral niyang lahat. Time, maraming oras. At syempre, probability to achieve one's dream sa employment kahit mag-tumbling ka. Pag-empleyado ka, kalimutan mo na pangarap mo. Alright? Traditional business, depende. Well, bukas ka ng butika. Kaya nakakatakot yung traditional business. Hindi naman sa pagiging negative. Ang dami ko naman kaibigan, nagbukas ng butika. Generic na butika. Aba, hindi nagpaalam yung mercury drug. After 3 months, nagtahiyo kami niya. O, titiklop yung butika niya. Ganun kasimple lang yun. Nagtayo ka ng lechon manok ka, lechon manok. Bigla kang tinabihan ni Baliwang. Aba, bay ka na. May branding na yun eh. Ikaw, nagsisimula ka pa lang. Alright? Pagkakandaan sa network marketing, ang taas ng iyong pagkakataon para yumaman. Ha? Alam mo ba na ang network marketing, napakatagal na, lampas 60. Luma na po itong material ito. 60 years na po. May nakilala po ako nasa Cayman Island. Nung makilala ko si Peter, 86 years old na siya. Ha? At hindi ko nababakitin yung kanyang kumpanya ng sinalian sa Amerika. Nag-networking siya nung siya ay 28 years old. Ginawa niya for over 50 years. Alam niyo yung mama nito, isa sa mga top ng American MLM na yun. Hindi pa binary, Unilever pa. Pero 50 years niyang ginawa. At dahil sa network ng pagkalaki na all over the world, sa buong Amerika, ang dami niya na ito yung traditional business. Kaya sa nasa Cayman Island, bakasyonan lang niya. Meron siyang 50-door apartment. Ang nangangasiwa, church member ko. So, kinunay ako ng church member ko. Sabi niya, Pastor, kausapin mo ng boss ko. Christian din ito. At ang bait, networkan din ito. Pareho ako, sabi mo, usap kami. Kilalang tao pala ito sa networking industry. Bakit? Nung magsimula ang networking, isa siya sa sumali. O ngayon po, Lolo, 86. At nagpapatakbo, hindi na mga anak, mga apo na. Kumikita ko din ang buong pamilya. Alright? Ang MLM business po, ito yung legitimate business sa Amerika since 1976. Ito ang web of the 21st century. Tinuturo sa Ateneo, sa Asian Institute of Management, at sa Amerika, yan, sa mga universidad na yan. Tignan nyo. So hindi ito fly-by-night na industriya. Hindi ito, matagal na ito. Ulitin ko. Kaya siguro meron negative sa inyo dito kasi nakasali kayo sa isang kumpanya na nagsara. So, naiintindihan ko yun. Talaga ang impact sa ito, lalo kung nakuha na ka ng malaking pera, tapos nagsara. Ang tatanong sa isip mo, hindi na ako sasabi. Kahit ang networking pa yan. Ha? Ganun yan, minsan nakapagsulihan mo ng kandila sa nag-recruit sa'yo. Yan ang kandilang itim. Hindi mo na inaanak ang anak ko. Kasi nagkasunugan niya eh. Ay, naku, sa Africa maniwala kayo. Nag-present ako sa Kenya, puro Pasko. Nung tapos na, ang daming tumatamok, ang daming tumatamok niya. Sabi ko siya naging gina, Stanley, can you talk to them? Nilagpitin ako ng bishop, sabi niya, John, you have to understand.
we have been burned by MLM companies. Mga pastor ito, ang mga miyembro, 10,000, 20,000, pinagre-recruit ng mga scammer. Ngayon, ito ang in-global, legitimate company. Siyempre, makatakot sila. Kaya dumating yung pastor na attitude. Para sabihin, totoo po ito. Yan. Eh, pinakita ko sa kanila, dokumento, nangyayari sa Pilipinas, sa ibang bansa, nung makita nila, okay lang, salihan ngayon. Sa Nigeria po, may pastor doon sumali, ang member niya, 5 million members. 5 million! So, medyo na alam kayo ng pastor. Sa Africa po, ang mga pastor magagalit pag hindi sila ulo sa networking ng church nila. Kaya huwag kayo mahiya, online po kayo. Pastor, kausapin nyo agad. Kasi po, may network ng gawa yan. Alright? Why network marketing? Most network marketing biz can be launched for $500. Totoo yan. Ibig sabihin, mura lang po ang pagsisimula sa networking company. No? At kikita kasi ng mga produktong ginagamit mo, binibenta mo, sinishare mo. At it created more millionaires than any other business. Ito ang pinakamabilis para kumita ka ng malaki for you to be free financially. Nga, ulitin ko. Huwag na huwag ka mag-iisip, gusto ko kumita ng 1 million a month. Huwag muna. Ang babantayan mo muna, magkano yung gastusin mo? Magkano yung kailangan mo? Diyan, yan ang pasukatan mo. Huwag kong maghihit na, gusto ko 1 million a month, mauunsari ka. Pag doon ka lang, sunod mo budget mo. Alright? Pagkatapos, ilang amount ang kailangan ko oras para yung budget ko niyan makover ko. Kaya-kaya sa network marketing. Kaya-kaya sa ating company. Meron ka bang training support sa iyong network team at sa aming mga training team? At saan ka makakakita ng ganyang kumpanya? Basahin natin. Empower. Empower. Buhay na buhay naman talaga. Ha? Talagang kikita ng million-million talaga. Ha? Ulitin ko. Saan natin makikita ang kumpanya nito? Empower. Empowered Consumerism ang best MLM company. Ulitin ko. Hindi pwedeng lumaki ang ating, kumbaga sa isdaan eh, yung net, yung hagisan ng net. Yung lamba. Hindi pwedeng malaki ang lamba na ihahagis mo lang sa fish pan. Hindi pwede. Kaya ang bato ni Joken, Africa. Papua New Guinea. Ha? Pakistan. Mga bansang kakaiba. O ngayon, Johannesburg, South Africa. Tapos Democratic Republic of Congo. Ha? Napaka-konting tao. Kung doon nagkakamali, 22 million to 30 million lang ang populasyon. Pero 90% nag-network. Tayo 110 million people. Ha? Walang 10% ang nag-network. Puro man. Parang ang apelido ng mga Pilipino, makahiya. Sa Africa, walang hiya-hiya doon. Saan ang pinag-uusapan? Income. Tingnan niyo ang mga successful network leaders sa ating kumpanya. Ang dami niyang galing sa hiya. Diba? At ang pagandahan ko, I know may sarili kayong hugot. At ang issue dito, paano mo ma-apply yung law of leverage? Pag sinabing law of leverage, ang oras ko in a day, 24 hours naman tayong lahat. Pero kaya ko lang gastahin sa trabaho ko 12 oras. Pag 13 hours ko, pagod na ako. Bugbog na ako. Hindi katulad nung 24 years old ako. Kaya ko. Kahit 20 hours. 4 hours ng tulog. Kaya. Pero knock-knock. Mag-design na ako eh. No? Pag alas dos, buwabas ko yung mano. Diba? So kasakit ang dibdib mo. 57 ka na eh. Hindi mo na kaya mag-online hanggang 3 in the morning. Pero yung mga 90, kaya-kaya na. Yes! Walang tulugan yan. Yes! Ha? Ang law of leverage, yung sinabi ko kanina, hindi ka nag-iisa. Pag duplicate mo ang sarili mo sa left and right mo, at tinuruan mo sila paano mag-duplicate ng left and right, ng left and right, ng left and right, yung dalawa mo magiging 20. 20 kasing gigil mo, kasing train mo, kasing lalim ng hugot mo. Yung 20 na yun, magiging 20. Yung dalawa, magiging 2,000. Tama mo ba? Inunan ako lang.
Ang issue kasi dito, ang issue ng ating negosyo, tandaan nyo, leverage. Sabi nyo, leverage. Leverage. Wala ko pong kasing ganda kundi power ng leverage. At, sorry. Patayin na natin ito. Yan. Nag-i-snow na yung ilay niya. Ma-apply ko ang law of leverage sa network mo. Ulitin ko, hindi ka pwedeng dumami pag hindi ka nag-training. Hindi ka pwedeng dumami pag hindi ka uupo dito. Hindi ka pwedeng dumami hoping daladami ka. Hindi, kahit magdasal ka pa. Wala. Ang labanan, ang bottom line nito, uupo ka dyan, kasama mo si Maria at si Pedro, nag-training kayo. Pagtapos ito, usap kayo. Yung narin natin, paano i-apply? Yan, may dalawa. Pagtapos yung makinig, usap tayo pala yun. Paano i-atakihin ito? Yan ang bana. Diyan ka mag-leverage. Hindi itong seminar, panghamon ko lang ito. Ang totoo, alam mo ang gagawin pagtapos nito. Bakit? Hindi ko alam buhay mo eh. Hindi ko alam schedule mo. Kayo ng team ang mag-uusap niyan. No? At ang issue ng low leverage, pinaplano. Napaplano yan. Ibig sabihin, o October ha, pare. Ito mga araw na pinatay pala ha. O ilang oras tayo sa araw? Lima. O sige, lima muna. Barat. O kung lima lang, lima akin, sa oras yan, di ba? O anong barat na ngayon? By November, at least may dalawa pa tayo makukuha. Conservative, di ba? O sa November, apat na tayo. Pag December, one na tayo. Yan ang paplano, paano mag-leverage? Mapakos na kasi sigaw, wala kang magdadagdag sa network mo. Ang labanan dito, tiyagaan. Sabi mo sa katabi mo, tiyagaan. Ang labanan dito, plano. Paplano, planuhin ninyo. Pag-usapan ninyo mahusay at talagang tatrabahuhin. Kasi ikaw ang magiging boss. Ha? Wala mo dito pinanganak na gusto mong i-alipin. Wala mo. Ha, yung employment, parang alipin yan. Diba? Ang sarap po na makalaya sa pagiging employed. Yeah. Ang sarap niya na maliwala kayo. Kapag sinabi kasi time freedom, hindi naman ibig sabihin eh, gigising ka ng asosyo ng umaga. Pag sinabi time freedom, walang mag-uutos sa'yo. Diba? Huwag mo utusan sa'yo kung pupunta. Ako, boss, ang sarili ko. I will go where I want to go. Yan. Wala akong ipipilis na tao. Ikaw lang ipipilis mo. Tama ba yan? At ang magandaan ng being your own boss, hawak mo oras mo. No? Hawak na hawak mo. Dahil portable business ito, ano yung sabi ng portable? Nabagyo ang Cagayan, baha. So yung mga taga-Cagayan, mga networkers, bumaba ng Kawayan. No? Nueva Vizcaya. Dahil doon eh, hindi pa malaksang tama. Tuloy ang network. Tuloy ang negosyo. Eh kung meron kang sari-sari store, tinamaan. Di ba? Nabagyo. Hawak mo yung signboard doon. Hindi mo paniilipat ka sa ibang bayan. Bakit? Mamabayad ka ng lisensya ulit. Ng permit. Tama ba? Pero ito, cellphone lang dala mo. Kahit saan ka pumunta, pwede. Oh, at family business pa. Ang sarap gawin ko ng mga mag-asawa, mag-ana, di ba? May mobile daw na link, ako! Ginagawa na. Ang sarap din yung mga bakit? Pamilya eh! Ha? Ano pa? Helping business. Gusto ko ito. Yes. Ha? Kasi ito pinag-rate ko sa akin nung upline ko eh. Sabi niya, Pastor, alam mo, iba-ibait mo. At tapansin ko, ang hili mo tumulong ng tao. Oo naman. Kaya lang, wala kang pera. Sabi niya, ang saan pagtulong, di ba, Pastor, kung may pagtulong ka din? Ang galing ng bottom to, ha? Sabi niya, Pastor, pwede ba mag-pray? Pwede naman. Inimita ako lang mag-pray sa meeting daw nila. Ako po ko, dito ako inyong po sa gitna. Eh, puro-puro yung templo. Hindi ako makalabas. Pagka-pray ko, amen. Sabi niya, wakulong ka yung buko mo na. Binamilipresent! Ay, ang galing nito. Pagtapos na napag-join ako. Ano pong point ko? Kasi nakita ko yung tulungan eh. Si Ryan Digal ay nagsiserve siya bilang seminarista. K.
kay Father Ben na, oh, I forgot the name. Si Father Ben na napakagaling. Si Father Ben, ang network all over the world, ang daming scholars. Siya yung nagpagawa ng mga eskwela at building sa Smoky Mountain. Siya yung nagpalipat ng Smoky Mountain sa Payatas. Magaling na pari ito. Yun ang mentor ni Ryan. Sabi ni Ryan, Father Ben, wala ako ng network na meron ko eh. At dahil yung donor. Pero meron ako nakita ng networking company, in global, gagawin ko muna ito ha. Pag babalikan kita. Hindi na siya bumalik. Kasi naging milyonaryo si Ryan. At yung income na kinikita ni Ryan, pinapangtulong niya sa lahat ng mga taong naka-assign sa kanya. Galing! Galing, no? Araw-araw ang pinupo si Ryan, naluluha ako. Kahapon, bumili siya ng dalawang pampana ng isda. Tapos kung tumawid siya ng isda, i-donate niya sa dalawang mga isda. Sabi niya sa inyo na po yan, naku, maiyak-iyak yung mga isda eh. Kasi mga hari yung binigyan na spear fishing. Sabi niya, basta bigyan mo na ako ng isang isda, linggo-linggo, happy na ako, pag-ulam ng hover ko. Kasi isa pamilya, binili niya ng bangka, may motor. Ganun niya natin. Basta bigyan na kami ng pag-ulam, linggo-linggo, sa inyo na yan. Yung sobra, inyo na. Kagaling. Sabi ng apply niya, bili ka ng sports car, sabi niya, apply. Love na love kita, idol kita. Pero sa mundo ko nakatira eh. Hindi pwede sports car to. Pwede ba lupa na lang bilhin ko para pintulong ko? Ibang klase. Sino gusto makatulong? Nasa kamay. Alam mo, ang sarap ng baliwan ng ibang anggulo. Yes. Ah, hindi puro sports car, hindi tatos, ah, hindi damit, hindi perang pinakaypay. Hindi ka naman makakaypay ng pera araw-araw. Pag mag-isa ka, sumuha mo, mukha ka lulo ko. Kung ano yung inangbin ng kakao? Hindi naman totoo yan. Araw-araw, ang labanan ng buhay, pamilya. Solusyon sa problema, bayarin sa obligasyon, pagtulong sa nangangailangan, yun ang totoong buhay. Sports car? Pag gano'ng sports car, mag-isa ka na, wala na nakatingin sa'yo. Totoo naman, ang sarap ang baloy ng sports car. Totoo naman. Pero ang totoong buhay, hindi puro sports car. Ang totoong buhay, kumita kayo ng milyon, ipagtulong sa pamilya nyo, sa kapitbahay mo, at kung sa mga kanila. Tama mo ba yan? Yes. Pag namatay kayo, sports ka mo, hindi na maalala yan. Yung kinita mo, hindi maalala. Pero yung itinulong mo sa kapitbahay mo, hindi makakalimutan. Alright? It's a helping business. Kaya ang ating kumpanya, tinan nyo, napakala, no? Buong Pilipinas. Ayan. Nagpunta nga po ako nga Lalo del Norte. Nasasasakyan ako, medyo lumabas galing bundok. Alam mo, bundok, di ba? Biglang may umahon na habal-habal. E ang habal-habal doon, yung Skylab. Alam niyo yung Skylab? Yung may tabla. Sabi na ako, kung ako kaali. Kasi motor, may bata dito, may dalang kambing, sa likod may asawa niya, may dalang mga grocery. Galing bundok na buha. Biglang sumakay ng highway. So, pwede driver ko, sabi ko, biro, gagawin ko rin yung mga malaman. Menya, steady na. Sabi ko sa driver, doon, labitan mo ka, parang kailan ako yung bag na yun ha. Pag-lapit, alam mo yung bag, dala-dala ng mama, sa gilid ko. Empowered consumerism. Kaya pag-lapit, sabi ko, overtake mo, overtake mo. Pag-overtake, sigaw ako, power! Sabi ko, power! Gumanyan. Yan, mga branches natin. Excellent. Palakpakan sa excellent product lines. Sabihin nga, at marami pa. Yan. Ano pa? Mga big event. Ito pa, unang-unang big event ng AIM Global in 2006. Ha? Tingnan nyo. Hindi nyo makita ko rin eh. Anyway. Oh, parang labo ng kanilang future. Pero tingnan nyo naman ngayon. Wow! Tayo lang. Okay? Ayan, o. Oh. Tinan niya tayo lang merong para tayong 30 years old company sa Amerika. Tayo lang ang dala ng maraming Africans sa Pilipinas. Okay? Distributors worldwide. Yan po. 3 million distributors around the world. Okay? Next. The only Philippine-owned company with these achievements. Palakpakan naman.
ayan po, ang mga events natin all over the world. Grabe po yan. Of course, ang may-ari, ang VPs, tayo lang merong daily payout system, na-awardan. Ayan po. Ayan. Paano ito mangyayari sa inyo? Yung tanong, di ba? Sabi mo, oh, ano na namin? Nakinumpan niya, ang galing. Ano naman kami? Sana all! Ah, siyempre, ang labanan ulit, skills. Sabi mo, skills. Yes. Paano gawin ang bagay-bagay para makabuo ng network na malaki? Kasi hindi pwedeng maliit ang network mo, dapat malaki. Kasi ang malaking network, magdadala ng malaking income. Yes. At lahat tayo gusto ng malaking income, tama? Yes. Kung gano'ng malaki, it's up to you. Para hindi ko pwedeng sabihin yung malaki sa akin, malaki sa'yo. Hindi. Baka hangi ka sa 100,000 eh. Tandali lang nun. Pero kung gusto mo ng 1 million a month, 2 million a month, ibang usapan yan. Ha? Ang labanan po dito, skills. Know the basic sa network marketing skills. Alright? Number one, yung prospecting. Ano ba yung prospecting? Ang prospecting po, paggawa ng listahan. Ha? Sulat mo lahat ng kakilala mo. Ha? Hashanap ka ng 100 kagad. Meron tayong 200 to 300 people na kakilala. Kasama mo ng trabaho mo araw-araw. Bakit? Habang susulat ka, kuno ni cellphone mo, ilipat mo yung directory sa notebook. Tapos i-kategorya mo. Ibig sabihin ng kategorya, relatives. Lahat na rin. Mother side, father side. Isang linya yon. Huwag yung pag-aano pagbabanggain yung magkakamag-anak. Huwag mo re-recordin yung kuya mo lang sa kaliwa, yung ate mo sa kanan. Mag-aawa yun. Dapat pagkagutong si ate at si kuya. Kuha ba? Yes. So, relatives. Ano ba? Classmates. Elementary, high school, college. Churchmates. Paano? Naka-apat na religion ka. Roman Catholic, Christian, Iglesia, Mormon. Palipat-lipat ka. Ang daming network nun. Ano ba? Kapitbahay. Naka-20 na yung lipat ng bahay. At tayo kapitbahay. Di ba? At tapos meron kang warm market, mga kakilala mo. Meron kang cold market. Yung mga araw-araw ba kasalaguha mo. Na? At pagkakilala ka sa jeep, sa elevator, sa bus, sa barko, kung saan man, ang kagandahan lahat ng kakilala mo at magiging kakilala mo, ililis na mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag magtatangi. Huwag magtatangi. Ibig sabihin, lahat isusulat mo, basta tao, huwag mo isusulat si Doggy. Hindi ka sa akin, aso, tao. Tao lang. At kung wala sabihin nyo na, ay, mayaman tong chewing ko, huwag na lang, huwag. Mr. Chua, ay, ayaw niya. Huwag. Hanggat hindi mo naririnig sa kanya na ayaw niya, sulat mo. Okay, sulat mo. Tapos, araw-araw yan, hanap ka ng 10. Nag-join ng Lunes. Martes, gawin mo ito. Alright? Hanap ka ng 10. Pagkatapos, pili ka ng 2. Tandaan niyo po, ang Pilipino, tayo lahat, laging may 10 tayo na K. Ha? Yung BFF natin na katuwang mo sa buhay. Ibig sabihin, may mga 10 o kaibigan, walang tanong-tanong. Kung ano yung binili ko, bibirin. Kung ano yung sinabihan ko, sasabihan. Walang paliwanag. Pag sinabi ko, parin, sumali ako sa networking company nito. Magkano? Ang 19,000. Kasi, di kami mo rito. Walang paliwanag. Bakit? Ganun kayong kakrongs. Laging meron ganyan. Laging meron. Hindi mo lang nai-spot. So, i-spot mo yan by choosing the first two. Sabihin sa katanong mo, first two. Huwag mo na 20, yung first two muna. Bakit? Para makaipo ka ng kumpiyansa. Kasi sa Africa, Monday sumali. Ha? Sumali. Di ba mga Pilipino? Monday sumali. Next Monday, wala pang narinig. Pilipino ganyan eh. Lunes, next Monday, nilimita ka na, wala. Impita ha? Sa Africa, ganito. Alas 11 nag-present ako. Alas 11 kumatay ni Mama. Okay? Sumali. Hindi pa tapos sa presentation, nagpabayad na. Hindi pa na-encode. Pagtapos mag-present, may pag-picture, nag-thank you, nag-encode. Sabi niya, I come back 2 p.m. Bumalik 2 p.m., 10 ang dala. 5 dito, 5 daw. Tapos 6 sa 10, may dalang pera. 33 accounts lahat. Yung 6. Yung 4, walang dalang pera. Umuwi, nagsanda ng baka, kalabaw, kambing, nagsanda ng bienan. Para masanay. Para masanay!
solusyon, ginagawa nila ng paraan. Kasi pag nakita ng Aprikano, is that true? I'll make that amount. Alam niyo ba yung left and right sa Africa? Diba sa akin 1-8? Alam mo yung 1-8? Yung 1-8 na yon na income nila, plus yung direct referral, ang sweldo ng isang ordinary clerk, at napakaraming security guard sa Africa. Ang security guard sa clerk, ang sweldo sa isang buwan, 2-5. 2-5! 26 days yun, maliligo, mabiyahe, matuto. 2-5! Sa peso. Eh, pag nakarecruit ka ng university, 5,000 eh! Dalawang buwang sweldo mo na yun eh. Kaya makakita ng Aprikano, ano ka mo? May mamasali ako, 5,000 eh? Oo. Kaya yung alas 11, pagka alas 10 na lang. At pag kumita yun ng more than 5,000 in one day, pala yun makakatulog yun? Hindi mo tutulog yun? Lahat ng tribal head gigisigin nun. Sasabihin nun, may pera na tayo! Kaya ang Aprika sobrang alas po. Ang Pilipino, puro pakyo. Ha? Puro! Bukas na lang muna siguro. Puro ganon! Dapat tanggalin natin yun. Kapalan natin, mukha natin. Yes. Ang bottom line naman, kikitain mo eh. Yes. Di ba ang bottom line, after 10 years, ang bottom line, makikita kayo ng kababata mo, ikaw mayaman siya na hirap. Yes. Tama mo yun? Yes. So, sa prospecting kung magsisimula yan, araw-araw dapat marami kang prospect. Hindi ka nawawala ng prospect. Ha? Everybody is a prospect. Lahat na masasunod mo mong tao ay prospect. Taong kilala mo, mga taong hindi pa nakikilala, lahat yan, prospect. Gusto ko si Board of Director Francis Miguel nung nabubuhay. Gusto ko siya palaging kwento nito. Nung siya'y nag-network ng araw, gusto niya kung saan maraming tao pumunta siya. Eh, ang taga din ang hindi nagsisimba. Sabi, maraming tao simbahan. Punta siya! At ang siya ng misa. Eh, yung simba pinupuntahan niya pag Linggo, tatlo misa. Bawat misa, nandun siya. At pag sinabi na ng pare, peace be with you. So, peace be with you, peace be with you. Lahat, tapos na, peace be with you pa siya. Tapos pag umihan na, sasabihin sa pare, pare, tabihan kita, makikipagkamay din ako. Uy, napakabaling process yung igamin mo nga yan. Makikipagkamay din siya, masabok yun. Prospect niyang lahat yun. Pag sinabi ng tatay niya, Francis, bayad ka ng Miracle. Dati yung napapamuras eh. Bakit ako mautusan yung babayad ng Miracle? Nung mag-networking siya, Miracle, daming tao doon. Paghaba ng pino, tuwa-tuwa daw siya. Haba ito. Prospect lahat ito. Ito ba? Tama mo ba? Yes. Ito good sa prospecting. Para Africa. Pag anak mo ako ay tribal head, ang dali na ng marami. Ulitin ko. Pag anak mo ako halimbawa sa Pasig, dyan sa Rosario, Pasig, ang narecord mo, dating drug pusher. Ilang mga ate ka kilala na? In a born again na, hindi sa drug pusher, in global na siya. Diba? Isipin mo. Gusto kong ginagamit ito eh. Ang na-recruit mo, na-prospect mo, presidente ng federasyon ng mga bading sa Pilipinas. Aba, ang dami nun! Ang dami nun, no? Your guess is as good as mine. Pumili lang kayo ng market, makuha ko lang yung tribal head, tuloy-tuloy na yan. Sa Uganda, may na-recruit sa parang kumbaga PNP General, chief, PNP chief, parang ganun. Police! Ugandan police, dumating sa office ko alas 9 ng umaga. Kinabahan ako, kaming dokumento ko, kaming mga police dito. Dumating general, may mga bakbak, di ganyan lalaki. Sabi, where is the manager? Who's the manager? Sabi ng mga tao, no, kilala nila eh. PNP chief, he's inside. Mukha ko patay na dapat niya tao. Kaming dapat ang dokumento ko, si police eh. Ang boss ko, ha, I'm general, so it's, sir, hello, sit down. Sabi niya, I was invited by Susan. And she does not know I'm coming over. I studied you for 1 month. I know your president, your company, ganyan-ganyan. Kalang talaga, problema ito. Sabi nga, I want to join now 7 accounts. Wow. May dalang cash.
Grabe ang dami ng pera. Tapos sabi niya, how can I be super excited? Sabi ko, if you and your people can sell 50 boxes of C24, then you become super excited. Oh, get more money in the car. I buy 50 now. Nang 7 accounts, tapos bumili pa ng 50. So pag encode namin, super excited dyan. Ano ba ba? So kinatawag naman yung babae, yung Susan, na nakarikot sa kanya, tuwag-tuwa. Sa sobrang tuwa, hindi na mag-makeup, is pa lang kilay. Sa sobrang, pero yung naman yung aling Afrikana, sabi niya, Coach, Coach! Like, what happened to you? Eh, isa pala doon na drawing na kilay, isa. Tuwag-tuwa, kasi general lang sumali. Ano ang ginawa ng general? Binigyan sa papeles ng dokumento, lahat ng police camps, police school, ng buong Uganda, north to south, puntahan niya, papapasukin siya para mag-present ng Ingol. Sabi ko nga sa inyo, isa lang ang makuha ninyo. Ha? Lalo pa ang makuha mo ay reyna ng mga Marites sa barangay ninyo. Palaro ka na sa alam na lahat ang nangyayari. Ha? Isipin mo, alam niya ang mga tanggal sa trabaho. Alam niya ang walang magbayad ng kuryente. Alam niya nahihirapan ang pamilya. Marites nga eh! Isa lang ang makuha mo. Panalo ka na. I could spend the whole hour sa issue ng prospecting. I love prospecting. Bakit po? Si Ilyas Musi, nung magsimula, nagulat ako. Sabi, Ilyas, bakit puro estudyante kinukuha mo? Iwan ang mga pera ito. Sabi niya, Coach, you don't understand Africa. How why? In Nigeria, I studied my uprights. They are old people. Sabi niya, old people in Africa, yes, they have money, but they have no time. No time. They're married with kids, with business, with jobs. If I recruit the young people, yes, they don't have money, but they have drive. They are faster to work. They know online marketing. They can travel all of Africa quickly than the old people. 2015, sinimulan niya. Estudyante lang. Sabi niya sa network niya, lima directs niya. Walang magre-recruit na may asawa. Hindi mo yun. Paano nakita yun? Inaalala niya. Walang magre-recruit na hindi galing sa university natin. Makarere University. Walang magre-recruit na may trabaho. Gusto ko full-time lahat. Kaya in short, 5 years, 4 years, even 3 years, si Ilyas Musi was making over 1 million, 2 million pesos buwan-buwan sa network na ito. Ano ba kasi ang prospecting level niya? Hindi mo kayang ubusin mga kabataan sa Uganda? Uganda pa lang yan. Pumunta pa siya ng Kenya. Tumawid pa ng Tanzania. Ganon din ang rule. Bawal matanda. Ay, sorry po sa mga kamag-anak na dito. Pasensya na po tayo ba? Tayo, dapat aminin namin kasi 57 na ako. Pag ang record mo 19, ako 57, magkaiba energy namin. Yes. Tama ba yan? Yes. Mas marami. Pag pinag-usapin namin sa likod dito ngayon yung mag-online marketing tayo. Sabi ni ate, ano online? Mag-usap tayo sa messenger. Sino messenger? Nasa Cotabato nga ako eh. Dahil mga ano, kapag hindi masindan. Dahil kasi edad ko. Sabi ko, sisimula na po natin ang Facebook marketing. Sabi ko, Brother Muhammad, dami sa kanya, may Facebook ka ba? Sabi niya, Facebook, wala, book pa. Hindi nila nakikita. Ang point ko, online, ano ba, online eh. Online, di ba? Huwag kang kukuha ng matanda, online eh. Alas 9, mga buh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 
ating mga mag-classmate, ito maganda sa atin. Ang kunin natin sa kaliwa, pamangkin natin na 20 years old o 25. Yung kagalawang anak ng kumari natin, ipinansin natin. E di let and write natin ng network tayo, nanonood ng K-drama. Ang point mo, maraming hindi kayang gawin ng bata na hindi kayang matatanda. Tama mo yan? Yan, right? So prospect, napakaganda yan. Pangalawa, invitation. Pag kayo nakakita ng iimbitahin, huwag kayo agad-agad. Nasa lubo mo sa Mega Mall. Uy, kaiskwela ko ng elementary. Sali ka sa negosyo ko. Wag, mali. Sa unang sultada, para sa abong, no? Sa unang pag-meet din
niya ulit, huwag mong pag-uusapan ng negosyo. Yan ang isipin mo. Family? Kumusta pamilya mo? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Oh, anong kinakabalahan mo? Anong day off mo? Yan ha? Saka mo malang ibigay yung message. Anong message? Pare, akin ang number mo, ito number ko. Usap tayo ulit next week. Kung pwede ka, this week. Pag libre ka. Tawagan tayo, may racket tayong napakaganda. Period! Huwag ka mapapaliwanan. Brad, 16 years na ang empowered consumerism. Nasa 22 countries all over the world. Ang mga produkto ay ito. Tapos na boxing. Ha? Tatakbo ka na ng kaibigan mo yan. Huwag na huwag kang magtatanong. Tukos sa negosyo, maganda lang. Unahin mo ang pamilya. O, pare, kamusta? Yan. Ay, naghiwalay na kami ni Mari. Ay, mabuti naman. Ay, wag, wag, wag. Nakananunungkot ako sa nangyari niyan. Dapat ganyan, di ba? Pag hinabing ako, ito nangyari sa anak ko. Nakananunungkot naman niya. Wag mo sisingin na lang. Pero mag-network ka, nakikita ko tayo nila. Wag! Wag mo sisingin na lang ng negosyo. Lagi pag-uusapan, pamilya. Ha? Pagkatapos, oh, kumusta naman? Anong trabaho mo ngayon? Oh, may negosyo ka ba? Magugulat ka. Pag nagkwento ng negosyo yan, habang nagkikwento, nag-iipon ka ng pintuan mo papasukan mo. Tama ba? Yes. Yan, right? Boy, biglang sabihin niyan, ano, 20 years ay nagkita ko, takal mo, kumusta ka? Ang ganda ng buhay mo. Okay naman. Kasi nag-networking ako for 20 years. Kumita ako malaki. Pero nagpahinga ako. Wow! Ting! Nagpahinga! Networker! Alagaan mo yun. Pag sinabi, ikaw dyan ang ginagawa mo, may racket ako pero sakal na natin pag-usapan. Kape muna tayo, hindi ka kape tayo. Pero habang nagkakape, networker! Ganun ba na? Huwag kang maatat na ha! Ha! Networker ka! Wag! Hayaan mo magsaya ka sa puso, sa isip, pero pigilan mo na buksan yung negosyo sa unang sultada pa lang. Hayaan mo siya bumana. Tanong ka ng tanong. Kwento siya. Banat siya silang. Pero susunod ikaw naman. Alright? Yan ang pakimbita. Ito mga types of invitation by phone. Pare, natutuwa ako nagkita kayo sa Mega Mall. Ayan, ha? Excited ka dapat? Sulat mo na. Pare, naalala mo sinasabi ko, racket ko? Eto na, pare. Yan. Kapi naman tayo bukas. Pagkakape, simpihan na natin yung pisina ko. 20 minutes pa rin. Ha? Mayroon may 30 minutes lang. Walang commitment. Ganyan ang banal. Ha? Excited ka. Huwag kang babalat sa tone na. Pare. Busy ka ba, pare? O, para ka lumatayan eh. Para sa telepono ko dapat nakatawa ka. Pare! Ano? Musta eh? Musta? Ganun dapat. Pare! Musta araw? Ay ba dyan? Dapat ganun. Huwag ka masyadong seryoso, huwag kang stiff. Huwag masyadong kang stiff. Pare, narating ko ba yung global? Di ba? Empower yung sumirisip. May orbis pictures. Wala? Visit ka, visit! The lighter, the better. Sabihin nyo nga? The lighter, the better. Dapat light lang, light. Huwag kang sinusunganga sa bunganga ng tao yun. Gusto mo? Relax ka lang. Padamahin mo muna siya. Saka mo sabihin, sakto yan pare. Sakto itong aking racket isi-share sa'yo. Ngayon na, ngayon muna, kapi muna tayo. Yan. Tara, may gigil. Alright? Ang personal invitation ng gano'n nyo, magbihis mo kayo. Pakisabi sa katabi mo, magbihis naman. Magbihis naman. Yan ha? Sa Africa, nagulat ako pagdating ko, makakaunti ang time. Pawis na pawis ako, nagdami na nakakaunti ang time. Naka-t-shirt ako sila kaunti ang time. Kasi mga Africans, ano, hindi tinapawisan. Ang kakapal ng balat. Ano pa na ako pinaka-t-shirt? Ako pawis na pawis. Sabi ko, pinapawisan ako. Iba yung balat nila. Pero nakakatuwa, sabi ko, bakit nakakaunti ang time? Sabi niya, coach, sa kultura namin, pag natitinda ka at hindi ka nakabihis, kalimutan mo na. Ang labanan dito, itsura. Tandaan niyo po, ayusin yung group ninyo. Nung araw may sumali dito, networker daw siya. Nung dumating nagulat ako, nakamohok po yung group. Yung ganun. Ay, dito. Sa kita, parang talong ng manok.
niya sa gitna. At network leader daw siya. Tawang tara ako kasi talagang outstanding yung buhok niya. Ano na? Oh, parang palong. Eh, negosyo po ito. Hindi ito rock concert. Dinala niyo po, galing siya sa mga working company. Doon daw, doon ako mabura, ganun ba? Nakaitim silang lahat. Mga babae yung naka-leathers, miniskirt. Tapos ang lipstick, mga itim. Aba, kakuha sa kanisa ata ito. Eh, yung global, tas siya, ano? Sino sa kanisa? Natutuwa ako, nagpaalis yung buhok. Sumunod! Isipin mo, ilang taon niya ng buhok yun? Ang isyo ko po, dress well. Sabi nga, dress to impress. Right? Yan. Presentation. Dali mo sa opisina. Bakit? Pero bago yun, may one-on-one presentation. May house meeting. At dali mo sa opisina. Ito po, tingnan nyo. Ano po ito? Burundi. Isang leg lang ito ni Elias Mousi. Hindi pa siya napupunta yan. Pero yung mayor, miyembro. Isipin nyo lahat ng yan. Bumibili, gumagamit, nagtitinda, nagsishare. Si Upline, nasa Uganda, nagkakape. Sino gusto magkaganyan? Yes. Yan, magkayari yan. Basta sa presentation, marunong ka mag one-on-one. Ang one-on-one tandaan ninyo, maikli. Sabi sa kanabi mo, paiklihan. Nagkita kayo sa Mega One, sabi niya dyan, wala na akong panahon next week. Ngayon na, pare, gusto kayo niyo gusto mo, sige. Upo kayo, paliwanag mo niyo. Mabilis. Ha? Huwag kang babaan na po, sige. Bago tayo magsimula, pag sinabi ko isang palakpak, isang panja, sa bayo mo. One-on-one na lang natin. One-on-one sa milyon. Huwag niyo ba kayaan seminar? Gumawa ka ng sarili mong script? Paikliin mo. Pag one-on-one, sinabi niya, ano ang mga produkto niyo? Huwag mo sasabihin, ang produkto namin ay tatlong pang dalawa. Una, C24/7. Ito ang mga laman niyan. 15. Nasa kiyapo ka na, nasa kubaw pa lang yung tao. Ibig sabihin, hindi niya kailangan marinig yun. Pasimple mo lang. Ha? Minsan, gusto kong bago ka yung narinig sa McDonald's. Sa McDonald's po, nag-paper-set. Kita-kita ko yung kausap. Nag-paper-set. Hindi kumapit ko para makinggan ka. Tapos tinignan ko yung pinipresentahan. Alam mo, tuyong-tuyo na. Yung talaga mga apat na higap na sunod-sunod. Yung gusto niya umuwi, siguro pinakain na niya ng Big Mac, kaya hiyang-hiyang hindi makaalis. Pero ang point, nagpapaliwanag pa siya, ang stair step ay ganito. Sa yung level pa lang, hindi ka na niya maintindihan. Nag-stair step ka pa! Are you getting what I'm saying? Yes! Asimplihin mo. The simpler, the better. Lalo kayo nag-online. Hindi po ako expert sa online presentation. Pero ang labanan sa online, paikliyan! Pag mag-present ka ng pagkakabahaba, namatay na po yung pinag-presentahan mo. Nabuhay na magkuli, hindi na matapos! Tapusin na. Huh? ABC principle. Ano po yan? Pag-imita kayo, nakakilala, doktor, hanap ka sa network mo, sa team ninyo, kung sino yung doktor. Okay, nasa medical field. Halimbawa, pare na network mo, kaya pastor ako dati. Eh, i-connect mo sa akin, ha? Advisor ako, ikaw ang bridge, yun yung client, kaya ABC. Alright? Pag teacher, di hanap ka ng teacher na apply, no? Uy, mare, ito yung si Alcora, dati teacher ko, pareho mo, uusap sila ngayon. Para yung kanyang emosyon, eh kumalma na. Aba, pwede para. Yan, alright? Kaya ang sarap, di ba, pag nadala mo? Bading. Di ba? Ay, apply! Apply ito natin pa. Bading ito natin. Di ba? Ay, may pahalata. Magkukonek sila, di ba? Ay, dito ka din. ABC principle mo tawag dyan. Be the best bridge. Apply 24 to 48 hours noon. Sabi ni isa, nakakatatong kwento ko na ng bading ha. Ba't puro bading ang nilagyan ng mga coach? Kasi ang apelido ko po, gay. G-A-Y. Gay na gay, di ba? Pero ang kagandahan po sa Africa,
bawal ang homosexuality. Bawal, may batas. Wala po doon parang Pilipinas na dito tumatakbo, nakabakulis eh. Doon wala. Marami doon tago. Pero walang tumatakbo sa kanila, ay, buha! Walang gano'n. Dahil ka doon, mamacho. Pero sabi-sabihin sa'yo, do you number? Alam mo na yun, eh. Alam mo itong 24 to 48-hour rule na imbitahan mo? Sumali o hindi sumali, tatawagan mo. Sabi mo ka sa katabi mo, sumali o hindi, tawagan. Sumali o hindi, tawagan. Yung iba kasi pag hindi sumali, bahala ka sa buhay mo. Pinamilihan ka pagkat ang visit ka. Wag! Kasi meron kong hindi sasali ng Lunes, sa Miyerkules sasali. Meron kong magsasabi, no, ayoko. Pero ipalumak mo, magugulat ka. Diyan pare, pasensya ka na. Medyo mainit ka ulo ko kasi away kami ni Miss Girl. Nila sa seminar kami. Kaya pala, naapekto yung judgment niya. So dahil pinalumak mo, hindi pare, okay lang yun. Okay lang. Yan. Magkano nga ulit? Sa baby, bari ito. Di ba good news yun? Yeah. Tapos sa pagkangitin, ha? Ha? At mag-follow up ng walang umumpay, okay? Follow up your prospect and keep their excitement level high. At imbitahin mo sa susunod na presentation muli. Huwag na huwag kang hindi magpa-follow up. Okay? Goal setting. Ay, tapos na ito. Ganda nito. Sabay-sabay, basahin natin. Goal setting. Number one? Dapat ang specific. Pag mag-goal ka, tunod sila rin kanina. 10 prospects per day. Specific yun. Kabataan, huwag katandaan. Very specific. Pwede pang may pera, huwag muna yung walang pera. Kasi kung gumana ka sa walang pera, makasambu ka na walang pera, madi-discourage ka na. So, bakit ka malun sa may kakayahan makapagbayad tulad ng OFW? May trabaho. May mauutangan. Diba? Bakit po? Sa Africa po, nagtataka ako, pag pinaghirap na tao, pagbayad may pera, yung pala nakaka-loan ng walang collateral sa mga Bumbay. Nakaka-loan sila. Basta pang-negosyo. Galing, no? Hindi mag-cellphone. Pang-negosyo. So pag meron kayong kilalang negosyante, mag-isip, get them, no? Be specific. Anong gusto mo sa buhay? Specific. Sa taon na ito, bago mong Disyembre, silver executive ako. Specific. No? Makakabili ako ng motorsiklo mo by March next year. Specific. Kikita ako ng 50,000 in the next 6 months, buwan-buwan. Specific. Okay? Next, pakibasa. Ilang taong kailangan ko para kikita ako ng 50,000 buwan-buwan? Yan. So pag sinabi kong 20 taong na active, saan mo kukunin yung 20 na yun? Lagi kang masusulat ng tanong para makuha mo yung sagot sa pangangailangan mo. Ha? Target mo 50,000, ang dali po niya. No, napakadali po niya. 100,000, kayang-kaya mo. Ang labanan lang, ilang tao ang kasama mo. Ilang oras nyo gagawin. Kaya na pala kung online training, ang mga hubs, anong ginagawa? Titira kayo sa isang bahay. Specific yun. Susukatin namin araw-araw ang trabaho, 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. First batch. Merong second batch, 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Kasi ibang bansa ang market nyo. Very specific at susukatin. Bawat oras, ito ang mga gagawin. Every hour, may check-up. Isipin mo yun. Kayo walang nasasayang. May kakilala ko ako, meron siyang mahigit 150 onliners sa team niya. Active lahat. 150. Sabi ko, ilan ang pay-ins mo? Huwag mo na pay-ins pas po, sabi niya. Yun muna ang presentation. Hindi kami bumababa ng 7,000 presentation buwan-buwan. 7,000? E may 24 days lang tayo. 7,000? Ilan ang sasali ko? Hindi napakarami. Plus out siya ng plus out almost every week now. Sa dami ng kalahok at kasama. Measurable. Next, attainable. Maka-achieve mo ba ang 1 million a month pag may 200 active downlines ka? Attainable. Eh kung may 2 downline na lang, left and right, makaka 1 million ka ba next month? Hindi pwede. Kaya huwag mo akong lulukohin na
Magkaka-dispense ako next month. Mercedes-Benz? Eh, gagawin mo parang tao mo. Itabi mo muna yung Mercedes-Benz. Yung dalawang tao, train mo na natin. Elect and ride natin. Hanggang dumami yan, saka natin pag-usapan yung Mercedes-Benz mo. Tama mo ba? Attainable yan. Huwag ka magsasabi na, ano gusto mo mangyari this year? Gusto ko pumunta sa buwan. Hadrag sila tayo. Natanong ko. Ha? Gusto ko magkaroon ng million-million. This year, hindi mangyayari. Sa babaan natin ng konti para huwag ka ma-frustrate. Huwag ka ma-disappoint. Ngayon kung sasabihin mo sa akin, gusto mo kumita ng 50 mil by the end of December, measurable yan. Attainable yan. Kaya-kaya natin yan. Para-para man. And then realistic. Ha? Pag sinabi kong realistic, nakakonek yan sa measurable. Okay? Pag sinabi kong realistic, dagdag na 10,000 sa ating income mo na buwan-buwan. Dagdag na 20,000. Why not? Diba? Ang mga realistic, yung income na makukuha natin, hatiin natin, yung kalahati, pambayad ng utang natin para makalaya tayo sa pagkakautang. Tama ko ba? Yes. Sino gusto makabayad ng utang? Nasa kamay! Sumuliyoso tayo ng utang dito. Dalihan natin. Time bound. Kailan mo ito gusto mangyari? Ha? Huwag bukas. Simulan mo na ngayon. Kaya pagkatapos ng ating mag-uusap, mag-meeting kayo ng inyong mga kasama, kayong mga nanonood online, talk to your uplines, downlines, partners. Pagplanuhan natin para maaabot ang ating pangarap. Mabuhay po kayong lahat. God bless you. Mabuhay ang power of the Lord. Salamat po.